Dinaluhan ng Central Batangas 1 and 2 ang isang linggong evangelistic meeting o pangangaral na idinaos sa Bawan Seventh-day Adventist Church sa Batangas. Ang mga mensahe sa pagpupulong na iyon ay nakatuon sa pagkakaroon ng malusog at masayang mga pamilya. Si Alarin Marcy Gamaro para sa report. Revelation of Hope, a program for healthy and happy family, ang itinatlang tema para sa pitong araw na pangangaral dito sa Bawan Seventh-day Adventist Church, Batangas. Sa loob ng isang linggo ay nakapakinig ang mga nagsipagdalo ng mga lekturang tumalakay sa paghahayag ng pag-asa na nagmula kina Ginoong Mar Mutia at ng kanyang asawa na si Ginang Blessy Mutia. Ang ginawa namin ay ang kailangan ay nakasentro sa Panginoon. Kaya yung aming mga diniskas ay tungkol sa mga suggestion kung paano ang mag-asawa ay magkakaintindihan at kung paano ang mga anak natin ay magagabayan para magkaroon ng happy and healthy family. Sa pagdating naman ng araw ng Sabado, napuno ang simbahan ng mga tao mula sa Central Batangas 1 and 2. Nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng isang trahedya na may kinalaman sa pagputok ng bulkan. At alam niyo ba na sa pamamagitan nito, nagkaroon ng ganitong okasyon na kung saan ay nagkaroon ng panukalang isang linggong pangangaral sa iglesyang ito at sa distritong ito ng Central Batangas 1. Kasama ang kabiyak na distrito, ang Central Batangas 2. Napakabuti ng Panginoon na sa kabila ng lahat, kung titingnan natin, ang lahat ng mga bagay gumagawa para sa ikabubuti ng ating Panginoong Diyos. Sa pag-organisa ng Bawan Adventist Church at pagsuporta ng mga kapatiran ng South Central Luzon Conference sa pamamagitan ni Pastor Raymundo Torres, Stewardship Director, naging maayos at matagumpay ang programang ito na humantong pa sa pagbabautismo ng 24 na tao. Ngayong bago binyag na ako, I'm so blessed sa dami-dami ng mga pagsubok natin. Isa ako dun sa nasa gift ni Lord. And I know na ang Seventh-day Adventist, sila yung magtutubid sa akin sa tamang daan. And alam ko sa akin sarili at sa aking pamilya ay patuloy ko silang mamahalin. And laging sila pagdadasal. Sa pamamagitan ng programang ito, maraming tao ang nabiyayaan ng mga mensahe tungkol sa pag-asa, kalusugan at pamilya na siyang nagsilbing inspirasyon sa kanila upang si Kristo ay kanilang kilalanin at tanggapin. Ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today News Live.